Hi guys, ito nga pala si Camel Crown Chasing the Cloud 2.0. Guys, hindi ko ito may re-recommend. So bago ang lahat, takbo muna tayo. Tara! Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala ng Camel Crown para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng video. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito ay upload dito sa YouTube. Ang upper layer nito ay 3D printed TPU support strip and dense mesh upper material for breathability, wrinkle resistant, and enhanced midsection support. Yung midsole nito ay tinatawag na C Super Foam. The rolling midsole power assistance system enable levitation suspension technology make the midsole more compressible and resilient. At yung outsole nito ay anti-slip pattern of Camel Bionic footprints, effectively enhance traction and braking force. Guys, meron siyang katamtaman ng laki ng lugs. Ito, yung ganito. So ano ang masasabi ko sa unang takbo ko dito? Malambot, maganda yung responsive ng cushioning niya, stable at maayos ang support niya sa paa ko habang tumatakbo. At para sa akin, kaya niyang i-handle ang long, easy run at recovery run. At guys, tumitimbang lang ito ng 260 grams sa size ko. Kanina habang tumatakbo ko, mga 8 km distance na ako, nakaramdam ako na parang may sumasakit dun sa gilid ng paa ko. Parang nagkakaroon siya ng friction. At sa tingin ko, sign ito na hindi roomy yung sapatos. At may i-re-recommend ko lang tong sapatos na ito sa mga naroong paa. Guys, katulad din ito nung experience ko sa dati kong sapatos, yung Hoka Clifton 8. May pagkanaro yung sapatos na yon. At pagdating ko sa mga 8 km distance gamit yon, sumasakit din yung gilid ng paa ko dahil sa hindi roomy yung sapatos. Kaya ang ginagawa ko para lang bumuka yung dito sa part na to at hindi magkaroon ng friction, ina-adjust ko yung insole, yung sa loob, ina-adjust ko. Para bang ganito. Ayan. Ganyan. Pinipihit ko ng ganyan para lang bumuka yung dito sa part na to. Kasi dito nagkakaroon ng friction. Dito sumasakit yung paa ko sa gilid na to. Ayan. Binubuka ko, ina-adjust ko lang. At kapag na-adjust ko na ng ganito, umaabot na yung takbo ko ng mga 21 km na walang sumasakit. Kaso pag bumaba siya ng ganito, naging pantay uli, doon, nandun na naman yung friction. Sasakit na naman siya. Kaya ang gagawin ko, itigil ako, a-adjust ko na naman siya. Ayan. Kaya tandaan natin guys, kapag bumili tayo ng sapatos, dapat wala tayong mararamdaman na kahit anumang discomfort. Kung gusto mo yung sapatos na ito at naro yung paa mo, check mo dyan sa description at ilalagay ko ang link. Maraming salamat and run safe.